There are some discrepancies. Overstatements of income dyan sa report na ipinigay mo. Mga over-invoicing. Hindi ba dumadaan yung mga papeles na to sa kamay mo, Tito Andres? As I have told you, iba ang report na ipinapaprubahan sa akin sa report na inaprubahan ni Marisa. Manipulated na ang figures. Okay. So what do I need to look for? We need to get our hands doon sa document na inaprubahan ko, doon sa ipinresent niya sa board, at yung pinipirma ni Marisa. Then we could compare the three documents and so you could see and prove for yourself. Bakit nandito ka? Gusto ko lang sanang silipin si Jacob. Kumain ka na ba? Di na. Sa bahay na lang. Ipaghahain kita. Pagdahan mo na yung bata sa kwarto. Sana, anak, hinayaan mo na lang siya magpapag-dinner sa asawa niya. Salamat. Alam ko yung ginagawa mo eh. Alam ko, alam mo, na alam ko ang ginagawa mo. Hindi mo pwede sabihin sa akin ngayon na hindi mo mahal na mahal yung Gabriel na yon. Nay, ginagawa ko to dahil gusto kong pasalamatan si Gabriel sa oras na nilalaan niya para sa anak. Talaga ba, anak? Bakit mo ba ginagawa ito kay Elise? Galit na galit ka ba talaga sa kanya? Nay, hindi ko. Tulad nga na sinabi ko sa inyo, inaasikaso ko si Gabriel dahil bisita siya dito. Alam mo, ako, iba ang nakikita ko. Dalawang bagay lang. Galit ka kay Elise. At mahal mo naman ang Gabriel. Nahi, pwede ko bang tama na? Utang na loob. Alam mo, gumagawa ka ng paraan para maghiwalay yung mag-asawa. Ang tatandaan mo, ito lang. Hindi hihiwalayan ni Gabriel si Elise. At sisiguraduhin ko lahat ng hakbang na gagawin nila. Naintindihan mo, hindi sila maghihiwalay.
Ed, is there something wrong? Wala. Pagod lang ako. Ayan mo lang na tama ako sa desisyon kong kunin ang lahat sa'yo. Madam. Harry! Where are you going? Wala ka namang pasok ngayon, ah. Pupunta lang po ako kay Tito Gabriel. Baka naman kikitain mo lang yung houseboy nila. Sina Tita Elise at Hope ang pupuntahan ko doon. Do you actually think hindi ko alam na nakikipagkita ka sa jello na yan? Your friends told me. It's not what you think, Mom. Kaibigan ko si Jello. Heidi! Nagpapakahirap kami ng daddy mo to give you a good education. To put you up in a good school. To actually give you a brighter future. Tapos ngayon, mas pipiliin mong makipagkaibigan sa mga may hirap? Mom, Jello is a nice person. Totoong tao siya. Compared to most rich, spoiled brat kids I know. At anong klaseng kinabukasan ang pwedeng ibigay sa'yo ng ganyang klaseng lalaki, ha? Gutom? Frustration, broken dreams. You know what, Heidi? You actually need a man who can give you a good life, who can take care of you, who can provide for all of your needs. Hindi yung ikaw pa yung magpapakain sa kanila. Mom, what are you talking about? Jello and I are just friends. Pinagdaan ako ng lahat ng yan. Alam ko kung saan napapunta yan. Kung nakinig lang talaga ako sa lolo mo, edi sana hindi... Are you talking about that? No. I'm talking about you. Na dapat makinig ka sa akin. And do not even try to disobey me. Kasi kung mas marunong ka pa sa akin, you might as well get out of this house. But for as long as you live under my roof, you will listen to me, you will obey me, and you will follow my rules. Naintindihan mo ba? Answer! Opo. Tito Andres? What is it? Naalala mo yung ibinipintang nila sa akin na nilakaw ko raw na pera sa kumpanya? What about it? I just found out that there might be money laundering involved. And Marisa is behind it. Tito Andres, that's some very serious allegation. Paano mo nasabi yun? Pirma niya, nakalagay sa mga dokumento. I ordered one Americano with a pump of hazelnut and one stevia, 140 degrees. Gusto mo mong maramdaman kung gaano kainit ang 140 degrees? Kasing init ng ulo ko. I heard from Cesar, nag-iimbestiga yung Elise. Akala ko ba you're in control of the situation? I think this is getting out of hand. Baka naman, ito ang priority mo. Nagiging mahina ka na.
how you got here. Sinasabi ko sa inyo. Balita ko, magaling ka daw. Salamat po. Hi, Miss Beautiful. Ako nga pala si Blue. I'm your knight in shining armor. Pinapasundo ko pala ni Madam. Here's your coffee, Ma'am. Perfect. Thank you. Ibalik mo ang Marisang tinayaan namin. Alam ko naman na bukod sa trabaho mo dito sa organisasyon, may iba kang pakay dito. Ano ibig mo sabihin, Madam? The passion in your eyes. It's vengeance that drives you. Paano niyo ho alam? Kasi yan din ang dahilan kung bakit ako napunta sa organisasyon. Huwag kang padadala sa emosyon. Dapat malinaw sa iyo ang trabaho mo. Kapag hindi mo inayos ang trabaho mo, babalik ka sa pinanggalingan mo. Don't worry, Madam. I got this. Hanapin mo yung laging kinakausap ni Elise. Sige, agawin mo sa akin. Ngunit ako'y